na ulit, guys. Fresh ba? So, hello. Ayun. Part 2. Feeling ko pinarto ko to. So, part 2 ng ating second day. Waiting na lang tayo for our food tour. Susunduin tayo nun. Dito mismo. Hindi ko lang sure ako dito mismo kasi nasa Eskinita nga tayo. Pero, dito naman kasi, pinapasok talaga nila yung motor nila sa Eskinita. So, ayun, naghintay na lang tayo. Currently, 12:37 and ang food tour is 1 p.m. Kanina nag-message na sila. Kinoconfirm nila na 1 p.m. nga. Kanina nag-message na rin sa atin yung guide natin na si Henry. Tinanong na rin niya tayo kung meron tayong mga allergies. So, ayun. Itong tour na to, guys, binook ko rin sa Klook. So, ilalagay ko na lang yung link again sa description box. So, doon sa tour na to, parang may choices doon kung with seafood or without. So, ang pinili natin is without. Kasi, hindi naman natin super gusto ng seafood. Super gusto. Basta, okay lang naman sa akin na walang seafood. May extra pa kasi siyang babayaran kung gusto mong may seafood. So, sabi ko, okay lang sa akin kung walang seafood. Kasi, mostly naman ng authentic na food ni Vietnam is pork or beef ang ginagamit. So, ayun. I'm not sure lang, guys, kung merong vegan or vegetarian na option for this. Feeling ko naman meron pwede, na pwede kayong mag-request. Kasi, pagkabook pa lang, actually, binook ko to 1 month before. And pagka-book mo, i-message ka agad nila sa WhatsApp para i-confirm. Tapos, nagsasabi rin sila ng mga pwede mong puntahan dito sa Ho Chi Minh. Super hands-on. So, ayun lang guys. Relax muna habang naghihintay sa ating guide. Excited na akong kumain. Guys, wala ba tayong kain? Alam niyo yan. So, ayun, hintayin na lang natin para makakain na tayo. Balikan ko kayo mamaya. Okay guys, so ito yung OOTD natin. Isa lang yung dala kong parang pang cover sa sun. Kasi nga, hindi naman talaga need ng jacket. So, ayan. Tapos naka-t-shirt lang ako. Nabili ko to sa Thailand. Sa Chatuchak last year. And, ma-shirts lang tayo. And, rubber shoes. Sayang talaga guys, walang nagpipicture sa atin. Padress pa naman tayo kanina. So, ayun. Malapit na mag-1, 5 minutes na lang. So, wait na natin si guide. Hindi ko alam kung lalabas ba ako kasi medyo mahirap yung lock para mabilis na sana ako makalabas. Pero init kasi. So, wait na lang natin yung message siguro niya. Kasi, paglabas mo ng door, ayan na mismo yung Eskinita. So, mabilis lang naman siguro. So guys, unfortunately, unang stop pa lang. Sobrang init. Tapos uminit na yung GoPro. Hindi pala siya nagre-record. So ayun, unang stop pa lang. Hindi natin nakuhanan yung Bonboy. Yung kinain naming noodles. Ay nako, nagmukbang pa naman ako nun guys. As in, talagang pinakita ko kung paano ko siya kinain. Ay, sayang. Kaya ito, pinapakita ko na lang sa inyo yung picture with my background voice. 1, 2, 3, 4 block. And 120 unit inside. Oh. 120? Yeah. Every unit is very small, around 40 square meter. Yeah, with one bedroom, one living room, one bathroom, and no kitchen. Yeah, yeah. So, if somebody in the park, if somebody they want to cook, they cook outside or at the balcony. Oh. Yeah, yeah. And after they finish building this one, they give for the people who lost their house for free. For free. If, but you know, if nowadays you want to live here, you have to pay.
not free anymore. Yeah. And look at over there, this around here, public area. But if you want to buckle up like this, you have to pay. Not free anymore. Park. Not free. So some people, they don't want to pay for the parking lot. They bring the motorbike up there. You can see over there. Yeah. They have like a ramp for motor also. Or they have to carry it. To carry it. Oh my god. Can you get? You see, with the small room like this, but sometimes you can see they live with three generations live together. 5 to 7 people. Three families. Yeah, because you know, in Vietnam we love to live with family together. Yeah, and here, right now we are here, District 3. Yeah, District 3 is a local area, but still near the center. Managing the center is not cheap. If you want to live here, you have to pay for location. For reason, it's expensive. So they want to live together to save money. Yeah. If somebody they don't want to pay for the parking lot, they have to ride up and ride down every day. Yeah, a little easy when ride up, but hard to ride down. How much is the parking? 10,000 Vietnam dong per hour. Per hour? Yeah. If I park in that's expensive. We have to pay more. Yeah, and in the park they just use this one for the bicycle. Yeah. Not for the motorbike. But nowadays, not motor bicycle, so they use for the motorbike. Yep. But you know why in the park? No. They need this one, the left side for the men, the right side for the woman, the middle for the bicycle, for the motorbike. You don't know what? Yeah. Because you know woman always ride. Oh, okay. Yeah, now you know already. Is that a joke? Yeah, you really busy. Okay. Yeah. But this shop that sell rice, not get profit. They do business, not get profit. They just try to do charity. Yeah, with 2,000. You know 2,000 is very small. Yeah. But the poor people can come here to get the food. Yeah. And the poor people the think they come here to buy the food, not get free. And sashimi. So in Vietnam we call this one chui. Chui nep nu. Chui nep nu. Banana. Nip is mean sticky rice. Nu is mean grill. In English we call grill sticky rice banana. But in Vietnam, banana sticky rice grill. Fruit. Many people they go to pagoda, they try something, and
and they go to the flower, the tree that is decorating. Decorating the flower. They waiting the flower. They think if the flower fall from the tree to their head, they will got a lot of lucky. Yeah. In Vietnam, we call this flower, this tree, sala. Sala. Yeah, sala. It's a beautiful flower and had a good smell. And have very good smell. Yeah. But you see the fruit over there. The fruit over there. Very best smell. Cannot eat. Kami ng sampag dito, guys. Kami siya ng sampag dito. Ibang. Pero cute kasi pink. But you know, even two times to burn himself again, how a fit body he can the acid. But one can still remain, foot and bone. The black one over there. Heart. Yeah, right. The heart. It looks like a heart. Yeah, many people said he passed away. But he wanted to leave his heart here. This is a mask of the Hoti flower market. I can stand here. Okay. Yeah, I can stand here. And the Hoti flower market, there are the two lines. And the line one, and the flower market. And line two, and the food and drink, and the restaurant. Mm. And then line two. Yeah, okay. And Hoti flower market was built 100 years ago. Yeah, and from the Mekong Delta to the Ho Chi Minh City. Mm. Yeah, because flour in the Ho Chi Minh from a market is very cheaper. Nakauwi na tayo from our food tour. Hindi ko na masyadong na film lahat yung mga ginawa namin tsaka yung mga sinabi nung guide natin na si Helen. Actually, ang guide talaga natin is si Henry. Siya yung nagsasalita kanina dun sa flower market. Diba, sinabi ko nga kanina na siya yung nag-message sa akin. Sorry, hiningal ako. Sobrang busog ko kasi. So, ayun. Si Helen ata yung parang lead ng group nila. And then, kanina ko lang din nalaman na pinag-join pala yung tour naming dalawang group. Which is, yung isa is couple sila. And then ako. Okay lang naman kasi tatlo lang din kami. Tsaka, at least nung huli, meron ako makaka-share. Hindi madami yung masasayang na food. So, si Helen kasi medyo shy sa camera. Eh, most of the time, siya yung nag-explain. So, hindi ko matuto. So,
So ngayon iisipin natin paano natin i-ano yung mga ini-explain niya tapos kung ano yung view. Kasi most of the time baka nasa floor ko pala natutok kasi nga ayaw niya, nahihiya siya. So after the tour, nga pala yung tour na yon, kung hindi ko pa nasabi, syempre ilalagay ko pa rin yung link below. For the tour, super recommended siya guys kasi dinali na talaga kami sa mga local side ng food. Hindi lang kasi dito daw sa Vietnam, meron talaga silang parang for touristy side, parang ganun. Parang kasi ina-adjust yung lasa for tourist. So sila dinala kami kung saan talaga kumakain yung mga local, kung ano talaga yung gusto ng local, ganun. So ang dami nating natikman, sobrang busog. Nakakatuwa pa si Helen kasi kahit ayaw mo na, pipilitin ka talaga niyang kumain. Bibigyan ka talaga niya. Kunyari, yung last meal nag-share-share na kami. Kasi lalapag ko na yung stick ko kasi nga, hindi ko na kaya. Ang ginagawa niya, kinukuha niya yung stick tapos siya, abot niya ulit sa akin. So, syempre, nakakahiya naman na i-reject. So, sobrang full. Tapos sa sobrang uhaw ko, napadalawa tayong sugar cane. Pero hindi ko naubos yung pangalawa. Medyo madami pa siya. Good thing meron namang chiller or ref dito sa Airbnb natin. So, ayun. Nasa ref muna siya. And then, after the tour, dapat is ibabalik tayo dito sa District 1 para sa drop dito sa hotel, syempre. Kasi ang drop, pick-up point and drop nila is dito dapat sa District 1. Pero nag-request ako na magpa-drop sa isang parang cake shop, dessert shop, ganun. So sa Google kasi nakalagay, District 1 siya. So kaya hindi ako nahiya na sabihin. Tapos nakita ko yung address doon sa place, District 3 pala siya. Buti na lang yung last stop natin, which is yung flower market, nasa District 3 siya. So malapit lang, 7 minutes away siya dun sa last location natin, which is yung Hotikai yan, flower market. Nga pala guys, hindi ko kasi na film yung street dun, which is yun yung famous din na food street, night food street. Plan din nating pumunta doon. Hindi ko na siya na film, so siguro i-film ko siya kung makakapag-try tayo doon, makakapag-food trip tayo doon. And habang naglalakad kami, ang dami ko nagustuhan na gusto kong kainin. So ayun nga, after ng tour, pumunta tayo sa isang bake shop na hindi ko na naman din na film kasi nalobat tayo. Sobrang init kasi. So, ang bilis na lobat ng GoPro. Tapos, naghahang na rin yung iPhone ko. Kaya, ayun, guys. Ang hirap mag-film. So, yung bake shop, I'm not sure kasi, nung nakita ko siya sa internet, parang luma siya, parang magulo. Sabi ko nga, baka di masarap. Pero, ang cute kasi ng mga cake. Tapos, di... Pagdating doon, sobrang ganda ng store, guys. Na-film ko ata yung mga shelves. So, ito, papakita natin. Sobrang ganda, sobrang bago pa. And then, nandun yung owner. Yung owner is, I'm not sure kung anong, from what country siya. Hindi ko natanong. Pero, ano siya, puti. And, nagkwentuhan kami na, yun nga, first day daw nila. And binigyan niya ako ng 10% discount. Sinabi ko din na bibili ako para sa birthday ko. Para may ma-blow naman tayo na candle. Pinagmalaki niya dun yung ano nila, matcha. Marami rin silang drinks. Ang pangalan niya is Dulce de Saigon. Although sa Google Map, Dulce de Saigon yung nakalagay. Pero nung dun na sa store, ang nakalagay lang is Dulce. Pinagmamalaki ni owner yung matcha nila, lalo na yung drink kasi imported daw siya from Japan talaga, so authentic matcha siya.
So parang gusto ko ding i-try. Pero not today kasi galing nga tayong food tour. So, grabe guys, parang gusto ko nang matulog. Titingnan natin kung makakalabas pa tayo mamaya for dinner. Kung magutom ulit tayo. If not, magre-rest na tayo dahil maaga tayo bukas. For now, magre-rest na lang tayo. Anong oras na ba? 4:44 pa lang pala. Itatry ko. Pala, nasira yung sandals ko, guys. Habang naglalakad ako kanina pa uwi. Ay, hindi. Papunta tayong Independence Palace. Biglang nagano, buti na lang, hindi siya yung natatanggal. Kaso nga lang, may ano na siya. Basta may... Pakita ko na lang. Ayan guys, so, kita niyo ba? Ayan. Ching! Sobrang love ko pa naman tong ano na to, sandals. Kasi ano yan siya, sobrang lambot, comfy. Tapos plastic, kasi Crocs. Kaya kahit mabasa, okay lang. Sayang. So, tingnan natin. Baka bumili na lang tayo sa Crocs dito. Charing lang. Yun pala. So, kaya ako nabanggit. Kasi, baka meron ako nagugustuhan na sandals. Tapos nakita ko na merong Class A dito sa Vietnam. So, baka tanongin natin si Hannah, yung I'm not sure kung owner siya nitong Mauki House. Tanongin natin siya, baka alam niya kung saan makakabili. Kasi hindi ko sure kung meron siya sa Bentan Market. So, yun lang guys. Balikan ko kayo mamaya kung meron pa ba tayong activity. Thank you so much sa pagsama sa atin sa food tour. Sana nag-enjoy at nabusog ang mga mata nyo. Kung makapunta kayo dito sa Saigon, book nyo rin to kasi sobrang babait nila. And kung mabook nyo yung same na tour sa Klook, yung link below, i-request nyo sila Helen and team. So yung dalawa doon, kasi nga tatlo kami, so lahat kami by motor. Yung dalawa doon is student, si Henry tsaka yung isang girl, di ko natanong yung pangalan niya. So pareho silang students. Kaya maganda din kasi makakatulong tayo sa kanila na mga working students. So nag-tip ako kay Henry ng 100,000 and base kay Manong Google is 228 sa in-peso. So okay din kasi at least nakatulong tayo sa students. Like him dito sa Ho Chi Minh kasi sobrang hardworking nila. Kasi nung nag-Hanoi din tayo guys, most of the servers, sa mga guide, sa mga barista, mga student talaga sila. Working student talaga sila. Kaya natutuwa ako sa kanila. Tsaka yung 100,000 or yung 200 pesos natin is malaki na siyang value dito sa Vietnam. So, okay na din yan. Pero hindi ko naman kayo inaano na mag-tip din ng ganun kalaki guys. Kasi kung nagkukuripot din ako ngayong time na to, hindi ko yun ibibigay. Charing! Sorry lang guys, dami ko nang sinasabi. Magpahinga na tayo. See you later! Guys, lumabas ako para bumili ng lighter para dun sa candle ko sa cake kasi nakalimutan ko. Tsaka baka wala na akong time tomorrow. Tapos, ayun, pumunta ako ng Circle K. Dapat ipapakita ko sa inyo yung loob ng Circle K kasi ang dami nilang tinda. Tapos, hindi siya super sikip unlike sa Hanoi na masikip.
So, gusto ko sanang videohan yung Circle K kasi para alam nyo din kung anong laman ng Circle K nila dito. Though, parang 7-Eleven din naman na kumpleto na rin sila. Bumili na rin pala ako ng water. Tapos, merienda natin tonight. Feeling ko kasi hindi na talaga ako magugutom. Feeling. Tapos, breakfast ko for tomorrow. Kasi maaga tayo sa turn natin. Tapos, ayun nga, videohan ko sana. Tapos maya-maya, tinitigan na ako nung ano, isa nilang staff. Parang sinisigawan siya ng cashier na, tingnan mo, ganyan-ganyan. Tapos, ayun pa. Mukha ba magnanangaw? Pinantayan niya na ako. Eh, kahit naman bibili ako, parang nahiya na ako mag-video. Kaya ayun, tinigil ko na lang yung pag-film. Mukha siguro akong ano, mukha siguro akong batang ewan kasi nakamalaking t-shirt, tapos yung short pant, yung short natin kanina na parang yung parang leggings pero short lang, tapos tsinelas. Nanginama ko ng tsinelas dito kasi nga, di ba nasira yung sandals ko. Iniisip ko kung pupunta ba ako sa Bentan Market ngayon, kaso bukas pala, balak ko rin talagang mag rubber shoes. So, hindi na ako tumuloy. Kaya, ayun. Mukha siguro akong batang guskusin. Tapos, ayun. So, nasabi ko nga kanina or sa previous, ano na, nasabi ko nga na yung tagus na itong Mauki House, kabilang, sa kabila, Buivian na siya. So, ayun. Nakita nyo naman, yung pinakita kong video na dumaan ako sa Buivian. Hindi ko masyado na videoan kasi ano, grabe makatitig yung mga tao dun. Nakukonsyus ako, B. Hindi pa ako sanay. So, ayun. Grabe, sobrang alive. Hindi siya katulad sa Hanoi ng Beer Street ng Hanoi na sa Hanoi kasi medyo masikip. Tapos, hindi lahat ng bar sobrang lighted. Dito parang pabunggahan sila ng mga LED nila, B. Tapos palakasan ng sounds. Grabe. Tapos feeling ko, hindi pa yun yung, ano, hindi pa yun yung pinaka-over-over ni Buivian. Kasi ngayon medyo maluwag pa, tsaka nakakadaan pa yung mga motor. Pero ang alam ko, mamaya-maya, wala na mga kadaan ng motor dyan. Kasi punuan na, tapos lahat ng table, i-ano na nila sa labas kapag... Parang pag napuno na yung pwesto sa loob ng restaurant, maglalagay na sila ng table sa labas. So, mapupuno talaga siya. So, ayun. Natuwa ako. Hindi naman ako magpa-party. Hindi rin ako magbi-beer. Kasi nga, ang ingay talaga. Natuwa lang ako. Parang na-amaze ako yung grabe yung bongga ng mga bar. Tapos tapatan pa sila. Tapos, tinitingnan nila ako kasi mukha ata akong batang ewan doon na nagbibidyang naaamis. So, ayun. Yun lang naman, nakabalik na ulit ako dito. Yun lang yung tinayo ko. Actually, matagal akong nakahiga. Tapos, naalala ko nga, wala pala akong snack. Tapos, sa Circle K ko na rin naisip na, hala, wala pala akong breakfast bukas. Ay, naku. So, ayun. Let's see. Feeling ko wala na tayong... ba pupuntahan or gagawin ngayong gabi. Kung kakain man ako, siguro mag-order na lang ako. Kasi nakatamad ng lumabas. Gusto ko na talagang sulitin yung kama natin. So, ayun guys. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to kahit grabe yung stress. O nga pala, may update na tayo sa eSIM. So, after na habang nagre-rest ako, nireplyan ko na yung sa... eSIM yung operator. Tapos ilang beses niya talagang pinascreenshot. Nang paulit-ulit ito yung instruction, paki-screenshot, ganyan, lahat ng page. Wala nga talagang internet. Tapos parang naiinis na ako. Sabi ko, alam nyo, kung hindi kayo talaga magbibigay ng refund, I can leave a review naman. May pananakot. Pero kasi, di ba, sayang ng pera, B, kahit 200 yun. Ay, 200 din yun. Tapos wala, hindi naman nagamit. Kaya ayun, sabi ko, sige na kung hindi kayo magre-refund, magre-review na lang ako.
Kasi napapagod na ako, nakailang screenshot na tayo, nakailang try na tayo. Wala nga. So, ayun. Sabi nila, they will issue a refund naman. Tapos, true clock na siya. Gagawin daw. Ngayon, wala pa. Tinitignan ko sa clock, wala pa naman. Pero, baka gawin. Pero, baka tomorrow, lumabas na siya sa clock. Let's see. If wala, baka i-message ko ulit sila. Makulit yan. So, ayun lang guys. Thank you so much sa pagsama sa akin today. Sa mga stress natin. Sa mga food trip natin. Sa init, sa pagod. Ayun. See you ulit tomorrow. Bye. Good night.